Ayan, ha. Hello po, good morning. So, welcome back sa ating repair. Pasensya na, medyo inuubo pa rin hanggang ngayon. Takot mawala ng ubo. So, repair natin guys. Pinabuksan ko na to kay JR. So, yung repair natin ay from, ito yung address. Abaya LBC from Iloilo City. Ayan, so ito siya guys. Ayan. From Iloilo City, Poblacion, Leon, Iloilo, Iloilo, yan. Ano to? Core, Cabianala, Core, Tabiang Street, Barangay, Poblacion, Leon, Iloilo. So, Iloilo siya guys. Yung ating repair today. Okay. So, na-assemble na niya kanina. Na-disassemble na. Ito siya guys. Yan. According sa may-ari, ang... ang nire-repair pala natin ay this is a pallet 1660 Super Storm X, so 6GB DDR6, 192-bit. Uy, ang issue nito guys ay shorted according sa may-ari. So, hindi ko pa siya natitesting. So, testingin natin siya. Yan. Kunang saan ang shorted. Shorted daw eh. Yun ang computer not turned on. So, yun ang issue. So, may fuse dito. Hindi naman siya shorted. Ay, patay tayo. Shorted yan. 1, 2, 3, 4. Ah, sala lang yung sundot ko. Kala ko shorted yung 3.3. So, present siya. Ay, shorted ang ating external. Ayun, may bloated tayo guys. Capacitor. Bloated ba? O mukha lang bloated? Ah, mukhang bloated. Mukha lang bloated. Sadyang ganun yung design ng mga capacitor. Nakaangat. Ayan, so shorted tayo guys. Ang nakalagay dito ay naihian ng daga. So inspection natin. Mukha namang hindi naihian ng daga eh. Siguro ginalaw na. Check natin. Malalaman natin kung ginalaw na siya o hindi. Ayan. Ah, nilinis na siya guys. Ayan o, kung papansinin mo. Oh. Ginalaw na kasi ito. Hindi kasi ganito ang itsura nito. So, nilinis na siya. Mapapansin nyo. Ayan, may mga ano siya. Ayan. So, sabi niya naihian ng daga. Ayun lang. Ang problema. So, wala na tayong evidence. So, binura na yung ebidensya na magpapatunay na. Na kung bakit nasira. Ito meron pa kaunti dito. Pero this is a minimal. So binura na yung evidence na magpapatunay na naihian o kung saan siya inihian ng daga. So mahalaga po kasi yun ebidensya. Dahil yun ang magtuturo kung paano susolusyonin yung video card. Lalo na at walang nagpapatunay na yun ang sira. Or wala din siyang schematic o diagram. So ito meron pang natira dito. Ito corroded. So, memory to. Nilinis niya siya guys kasi may mga ano siya ng paintbrush. Ayan o. Mapansin mo may mga dito sa area na to. Ibig sabihin tinamaan dito. So, ito good. So, hindi. Ito sa GPU chip o. So, yan ang mahirap pag nililinis. Ayan, so, wala itong schematic. Walang board view. So, medyo mahihirapan tayo pag ganito pag binubura ang ebidensya. So, ito. Sa mayroon dito, tama. May tira-tira pang kaunti, guys. So, ano to? Ayan. So, hindi natin alam. Ay, ito. May tama dito, guys, oh. Ayan. So, may dito yung tama. So, may tira-tira pa naman siya na ebidensya. So, sikapin natin. Itong isa na to. Ayan. Ito may kinalawang dito. Ayan. Putol na siya. So, papalitan na natin yan. So, ayan. Ah, ito pa. Meron pa dito. So, dito, possible yung naihian ng daga na sinasabi. Kasi nakalagay sa issue is, computer not turned on, naihian ng daga.
So, sikapin natin. Na ma-repair. Yun, tanggal na. Patay tayo dyan. Hi, buhay. So, i-care natin tong resistor na to. Para in the future, ay malinis natin. So, ilagay natin dito sa ating thermal pad para dumikit. Yan. So, ito yung damage sa site na to. Pero don't worry guys. Dahil video card repair tayo, kayang-kaya natin yung solusyonan. Dahil eksperto tayo pagdating sa video card. Okay? So, marami din tayong donor board. Kaya, very supportive. It comes to repair. Ayan. So, ay, ito may missing parts dito, patay tayo dyan. PWM yun may tama. So, pag may tama ang PWM, possible may tama ang mga MOSFET natin sa B-core, high side, low side. So, may tama. Yari tayo dyan. Ikrot. Tinamaan dito guys, ito na ihi ano. Yun lang. Nilinis na siya guys eh. Possible may ano to. May bloated MOSFET. Pagka ganito. Sana masunso natin. So, linisin natin to. Isa na to. Saan pa yung isa kanina? Yung mga tama. Saka dito. So, reflow natin yun. Sana hindi sira yung PWM. Hindi ko alam kung meron available ako nito. So, pag ganito, re-reflow na lang natin yan. May iwa ano to. Possible may sira itong ano. Sira ang ano nito pag ganito. Bloated tong MOSFET pag ganito. So, reflow natin muna. Kasi may dumi siya eh. Resolder pala, not reflow. So, ang reflow kasi gamit ay hot air. So, gamitan natin siya nito. So, meron dito patay. Dito sa kabila na tayo. Matindi yung tama. So, ito pa.
daming papalitan na. Saan na yun? Dito sa taas. Ito. May shorted. Oh nga pala. May shorted nga pala tayo guys. Yung kanina. So, yun possible nga. Shorted ang MOSFET natin. So, ang pin 1 nasa baba. K6N pa naman. So, check natin sa kabila. Possible may shorted to. Ayun. So, sabi na nga. So, may tama tayo, guys. Tayo dyan. Mahal-mahal na medyo mahal magagastos nito. Yan o. May ano. Kita nyo ba? So, may bloated dito, guys, na isang peraso. So, this is CP. 302150. So, meron naman ako nyan. So, okay. So, ito. Ito yung driver. So, yun. Ito. Tinamaan siya dito, guys. Oh. So, yun nga. PWM tinamaan. Kaya nag-bloated yung MOSFET. Ito siya. Oh. Hindi pa masyadong corroded. So, talagang lumampas lang siya. Kaya lang ito. Medyo mahal-mahal tong IC na to. So, yun yung tama eh. PWM. So, mag-find muna tayo ng donor board for that replacement. So, palitan muna natin yung missing parts. Bago tayo dumako doon kasi mamakalimutan. So, hanap ako dito ng, okay, this is NVIDIA, ilan ang donor board natin. Okay, this is Gigabyte. So, wait for a while, guys, Gigabyte. And this is, it's the same. Sana, parehas. Yan. So, okay. Patay, iba. Iba itong isa natin. Ay, patay tayo dyan. So, iba. Ang ating, ano, yari. Ah, oo nga pala. Kasi ito ay 1650. Ay, patay tayo dyan. Wala tayong 1660. Ay, yari. Wala tayo, guys. Donor. Ito yung masakit-sakit dito. Ayan. Saan ba yung ano na ito? May big IC. So, ito yata. Ay, hindi. Iba ito eh. So, same lang naman sila. Nang ginamit na. Pero iba yung ano eh. Schematic. Saan ang ano na ito? PWM. So, ito ang PWM niya. Oh, hindi. Hindi, iba eh. Ito ang ano niya. Naka-PWN. Maliit lang siya. Yan o. Kasi this is a 1650 series. And this is 1650 series only. Patay tayo dyan. Yari. Ay, patay. Ay, wala tayong donor board. Yari tayo ngayon. Walang donor. So, tingin tayo sa ibang modelo. Baka makachamba. Kaya, 1650 sutak. Hindi. So, hindi rin. Hindi rin. Ay, wala. Walang pag-asa. Ayan. Ito yung sinasabi ko eh. May missing parts.
Nilinis. Ayan, tuloy. Missing ka ngayon. So, Gigabyte. Ayun. So, mukhang magkamukha ng Gigabyte. So, subukan natin. Okay. This is Gigabyte. Yun lang. Wala yung laman dito. Tapatay tayo. So, nawawala yung... I think pareha siya eh. So, bilangan natin. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Ay, iba. Isang straight lang siya. Patay. Wala talaga. Ito, ganun din. So, wala din. UP ang version na ginamit. Oh, sad. No, sad naman. How sad. So, wala tayong ano, guys. Hindi natin siya pwedeng palitan ng ano, ng MOSFET. Actually, kaya siya, guys, nag-bloated. Kasi nung naihian ng daga, ito kasi, yung parts dito missing natanggal. So, possible, ito ay paanong isang ano doon? Nung isang MOSFET natin. Isang driver BRM MOSFET natin. At saka ito, siyempre nawalan siya. Hindi natin alam kung saan siya connected. Tapos may nawala pa dito. Ito yung not connected na natanggal. So, hindi natin yan pwedeng palitan ito. Itong blow na to. Kasi connected yan sa PW. Wala kasi silang ibang driver, oh. Kung ito ay 5 volts, yung driver IC nila sa enable, ito yung 5 volts. Yan. But yung tow niyan, yung tow, tinatago, tone o tow, is connected yan dito sa PWM. Yan dito. Ayan ang problema natin. Basta yun yung sinasabi ko kanina. Pag no board view, no schematic, yan, dali tayo. So, akala ko, parehas, kasi, parehas naman to guys eh. This is, tawag dito, 1650. So, magkamukha lang naman sila. Problem lang. So, upgraded. Yan. Upgraded version siya. This is, 1660 kasi ito. Upgraded na siya. Yan ang problema. Akala ko, parehas kasi, sabi ko ay palit na meron tayo niyang donor. Sabi ko. Yun pala, 1660 nga naman to. Yun ang masakit nito. Wala tayong makukunan. Wala siyang... Kasi ito, 1660. Palit. Gigabyte. Iba eh. Iba yung design. PWM, nasa baba din siya. Parehas din sila ng memory format. Halos, titingnan mo nga eh. Parehas na parehas sila eh. To. Kahit maliit yan, halos pares lang yan. Capacitor, ayan o. Tapos dito, pares lang. Pares sila mayroong IC. Yung pares yung ano nila, design, coil. Pares, tapos design ng... ayun, PWM. Halos pares lang yan. Pares din, mayroon din silang IC. Ang ano lang kasi nito, ang binabago lang kasi ng mga manufacturer, siyempre, different design. Kasi hindi pwede magparehas yung design niya saka ito. Gawa nang idedemanda sila na both parties magdidemanda sila. Sasabihin kinopya. Pero kung titingnan mo, based on the GPU chip, isa lang yung design niyan. So, GPU chip, yan. Pasahin niyo siya. Isa lang yung format. Kung tapos yung kanyang PCB design, halos medyo hawig lang siya. Iniba lang yung forma, parang ganyan. Kasi yun ang issue ng NVIDIA. Ito lang ang aking ano, ito yung function yan. Excuse me. So, yun lang yung format nyan. Ang iibahin na lang dyan ng manufacturers yung daanan, parang yung ano, kung sa mapping, iba yung design niya. Kasi, madidemanda sila. Ayan, Before end this video, so wala, no choice, no schematic, no board view. Saan ba?
Wala yan, yung palit, wala yan guys. So, malungkot. Pero susubukan ko pa rin guys maghanap ng halungkat dito, baka sakali. Pero based on my program in my mind, so wala tayong stocks, okay? So, subukan ko sa ibang models ang ano. Baka sakaling ma-identify. Ayun lang yung mahalaga eh. Mahalaga lang sa atin. Yung nawalang pyesa. Ayun yung sinasabi ko eh. Yung isa, yung natanggal guys, na ano, madali yan. Nasusukat ko pa yan eh. Kaya ko yung palitan. Ang ano lang kasi dyan is hindi na kumakapit pag mga corroded. Pero minsan nasusukat pa natin. Hanggat pag nasukat pa natin, pwede ba yan? Yung dito, yung isa sa PW, nawala kasi. Yung nawala na yun, kaya pumutok ito. Ngayon, hindi naman tayo pwede magula-hula kasi resistor yan. Iba ang value niyan sa capacitor. Capacitor pwede yan. Kuha ka lang sa PWM din section na same size, same ano. Halos yun lang din yan. Hindi nagkakalayo kasi 16 volts. Ang maximum ng SMD capacitor is 16 volts. So, yung parad lang. So, ano yan. Pagdating naman kasi sa capacitor guys, kahit hindi eksaktong parad, pwede mo siyang ipalit. Kung sa pag-aaral nyo ha, sa pag-aano nyo. So, kung matagal na kayo sa electronics. So, basta hindi naglalaro, naglalayo yung parad niya, micro parad, pwede yon. Basta 16 volts. Hindi lalampas yung voltage dun. Na kaya niyang idaan at ikarga. Ayan guys. So, ayan, medyo so sad story. Ayan. So, subukan pa natin mag-waiting. Okay? So, ayan guys, ang ating updates. Ayan pala ang ating repair. Okay? So, we continue this video later. Okay? Bye for now. Hello guys. Ayan. So, iko-continue lang natin. So, based on experience, and we need to use other boards. We need to check if what is the output of the damaged item. Okay, so let's see. So, let's see. This is a MSI board. So, based on checking, kung titingnan natin at sasumahin natin, ayan. So, ito yung continuation nung nire-repair natin siya, guys. So, from 3-pin dito, kung i-identify natin siya, so, ayan. Ito kasi yung pin 1, then 3-pin dito sa dulo. So, ang nakalagay po dito at kung titest rin natin yung voice on experience. So, dahil nag-checking ako sa NCP81, this is a ground and this is a positive input. So, lumalabas na ang nakalagay sa kanya is malapit-lapit sa capacitor. Then, upon checking, this is NCP81 din, also the same. So, if you check, so this is a capacitor. Then, based on output, so same sila ng reading. So, in CP81, this is a capacitor. And, dun sa ating natanggal kanina, natister ko na siya, guys. Kinilining ko yun siya mabuti. So, yun nakalagay dito sa wire U, dito. This is a 10K resistor. Okay? So, papalitan natin siya. Then, replace na natin yung bloated na MOSFET. Okay? And this is a K6N. So, K6N. So, madali lang yan. So, hanap lang din tayo. Marami naman yan. Same function. K76. Pwede yun. So, nasan yung ating tuner? Yung kanina. So, sa palit. So, pwede tayo lang kumuha. Yan. Same functions. Yan. Napapansin nyo. Yan. 7702. Yan. Ito yung K6N na hinahanap natin. This is the same. Okay. So, kukunin lang natin to. Tapos, ito na rin yung resistor. Ayan o. Pansin nyo. Kung titester natin siya, this is a 10K value. Okay. Let's see. Kung the same siya. Okay. Yeah, yan. So, upon reading here, 100K pala, hindi 10K. Muli yung reading ko. Yan. Kaya Q6, so kung titingnan natin dito, this is hindi naglalayo. Saan na yun? Ayan. So, this is yan. Mapansin ninyo. Iba yung ano dito kasi iba yung settings. So, saan ba siya kumuha? Titingnan natin. So, meron ditong K6 na value.
Yan, so keto siya, kasi ano yun eh, ito yung 700. Kasi ito lang yung available dito na K6 output. This is a 700. 702 pala, I mean. 702 ba? Yan, 702. So walang ibang, this is a Q506. So dito ba sa donor natin ay, ang kukunan natin ay Q506. Nasaan na yan? Ito yan. Q6 dito. So Q ibang value wala eh. Tingnan natin. Hindi tayo nanghuhula guys, ha? Based on the function of the video card. So doon tayo nagbabase sa output, ayan. Kasi ano to guys eh, this is running for display output. Kung susumahin mo kasi siya, yan Q511. 518 and Q605 yata to. So, I don't know. Ayan. So, but sa Q509, ano ba dito? 506? Ayan. So, function. Ito. Saan ba ako? Nawala ako. Ito. 506, Q507. So, nalalapit lang dun sa mga value ng 505. Ito isa. So, kung ito ay the same. So, same function dito. Kasi display output siya guys eh. So mahalaga 'yon. Baka kasi siya ay naka-connect sa NVDD. Pag sinabing NVDD, so madadamage yung ating NVDD input kagaya ng nag-bloated. So wala naman iba dito kasi ito 702. So iba yung value. Dapat itong kukunin natin kay 6N. So yan yung kukunin natin value kasi wala diyan iba eh. Kay ito na to. Ayun. Tapos kukunin din natin yung resistor. Ito naman yung MSI kung ano natin. Medyo iba kasi yung pointed niya. Ayan. Pero dito sa baba, yung value ito kasi itong kanyang PWM same output, okay? Same pin yung ating ano kasi dito iba yung printed na ginamit. So ibang manufacturer 'yan, kaya ganun. Ayan. So hindi na tayo lalayo. So, palit tayo, 1650. So, yun ang ating kukunin. Okay? So, ito lang naman yung nag-iisang value eh. K6N. Wala na po. Wala nang iba. Ayan. Kahit mag-ikot ka, so wala ka na makukuha dyan. K6N. Tapos, kunin natin yung K6N. Tapos, eto. Tapos, yung kanyang nasa paa na resistor. Hindi na tayo lalayo. Lagyan natin siya ng hinang. Yan, para po matanggal, mabilis matanggal. Yan, so itong isa. Tapos ito yung isang kailangan natin. So, hindi pa pala natin kailangan yun. Mukha pa naman kasing connected pala yung ano. Kala ko kailangan na. So, sorry, nagkamali. Ouch! Humiris. Napaso ako ng panghinang. Ang sakit. Ang sakit ng paso. Sobrang sakit ng paso ng panghinang. Ang sakit. Salay ho. Yung hawak natin, humoros. Wala. Bloated na naman ang aking kamay. Sakit. Oh. So, ganyan talaga. Minsan napapaso kasama sa trabaho. Tubig na naman to. Mahapdi eh. So, ito. Ang sakit-sakit naman. Ito pala yung ano isa. So, kaya pa yan. Baka hapdi. Ang hapdi nang napaso. So, kaya pa to isa.
Ay, saan ako nagdudot-dot dito? Di ng pagkakapaso. Makuha nitong isa. Na. Nakalimutan ko na yung reference. So check natin yung reference para magkamali. Ah, magabaliktad. So ito yung connection nito, isa. Yun. So, K6. Dito yung pin 1. Kabila. So, ng pin 1 na ito. So, dun. So, ito yung pin 1. So, baliktad. So, asa na siya? Ganito ang pin 1. Pasensya na kayo, inuubo talaga ako eh. Ha? Ah, mali. Bakit doon napalagay? Ito pala. Saan sa ako nagpupunta? Ticket. Dito wala yun. Wala.
okay na. Connected. Parang hindi ako happy dito sa isa. Ayun. Okay na. So, yun lang pala. So, yung PWM. So, na-reflow na natin yan. Lagyan na lang natin siya ng capacitor dito. Kunin natin yan sa MSI. Same input. Okay. So, same value. Na. Okay. So, palit. So, palitan muna natin. Para tayo ba ano dito eh. So, in CP, something 50 yun. In CP. Ano ba yan? In CP, 30-21-50. Okay, so medyo mahal nga yung IC. So sabi ko na nga, medyo mahal siya. Okay. So remove natin. So ibababad muna natin to siya guys bago tayo i-testing. Para ma-void natin yung bloated again. Kasi magbo-bloated ulit siya eh.
pag ini kasi dish nahihiyan to ng lagay eh. Okay. It's done. Okay na kayo. Tapusin ko lang to. Okay, alas 12 na. Kain na naman. Tuyuin ko lang yung flux. Kasi lalagyan natin siya ng para mabilis. So, lalagyan natin siya nito. Para mabilis ang processing ng repair. Okay. NCP 31 baliktad. Wait lang. Center natin. Yeah, so kaya natin siyang mag-alignment ng kusa. Tapos titiinan lang natin siya. Oops. Okay. Tapos reflow. Para maganda. Okay, exist. Okay. So, liitan lang natin yung mga ano dito. Yan, so okay na yan. So, So, ang kailangan na lang natin ay ibabad. So, subukan natin siyang linisin for sure. Okay na siya, maganda na. Okay, pulido. So, may nakatago. Tanggalin natin itong nakatago na ito. Yeah. So, okay, pantay. So, ito naman okay lang yan. Pasi, magkakatabi na yan eh. So, sa side na yan. So, testing. Tapos, bago natin siya ibabat, then,
ultrasonic cleaning. So kailangan wala na siyang shorted. Kasi nahihiyan siya ng daga, baka may pumasok sa GPU chip sa ilalim ng memory. So ito kailangan natin siyang i-avoid. So okay na siya. Ayan. So yung BIN, siyempre, yun dito yun eh, BIN. Of course, so kompleto na yun dito. So, may resistor na. Okay na. So may connected na siya. Tapos yung missing part, so nakabit na natin. So dito siya. Ayan. Okay na siya. Okay. So already replace parts. Ayan guys, so update ko kayo later. Ako muna ikakain. Kain muna tayo ng tanghalian. Okay? So ibababad ko kasi muna ito sa ultrasonic cleaning. Ayan. Tapos ilang minutes. Ay, bababad ko muna siya sa liquid. Sa liquid. Tapos i-ultrasonic cleaning. Tapos yan. Update ko kayo para stress test this GPU. Okay? Yun lang pinalitan natin. So isang capacitor, isang resistor, isang in-gates, isang ano, NVDDIC, small IC, saka isang ito, so B-Core, MOSFET, BRM, isang peraso. So, yan yung mga pinalitan natin. Okay, so update ko kayo later for stress test. So, mabagal yung ano ng camera dito sa kabila. Hindi ko alam. Sadya yata. Ano lang kasi ito eh, may mumurahin. Yun, dito sa baba, medyo mabilis-bilis. Kahit pa paano. So, pasensya na kayo. Mumurahin lang kasi yung camera natin. Wala pa tayong pambili ng mga tig-10K pataas. Okay? So, update ko kayo later for this status for stress test. Okay? So, hanggang dito na lang muna. See you for next updates. Ayan guys, hello. Magandang welcome back. So, ito na yung update sa ating hinihintay. So, okay na. Pass na sa stress test yung nare-refer natin. So, yung title guys, hindi na natin baguhin. Ito yung from Iloilo City by LBC. So, ito na po guys yung stress test. As you can see. Ay. Ay, nangyari. Ayan. So, na yung display. Ayan. Ano nangyari? Na-stop pa? Okay. Recorded tayo. Recorded. Recording. Ayan siya guys. As you can see. So, it's running pa rin. Nag-low yata yung. Tama ba? Recorded pa rin tayo. Ayan, recorded. Akala ko kung ano. Gulat ako doon ah. Ayan. So, ang ating stress test result, ang EPS is 129, ang score 3,249, minimum EPS 35, maximum EPS 286. Yan. Pero yung nagra-running dito na EPS, guys, is 3 digits, maabot siya ng 200 plus, 230, ganyan. So, depende yan sa reading kasi yan, via EPS cycling. So, yung nire-refer po natin, palit, 1660 Super, 6GB DDR6 Hynix ang memory. 192-bit. So, yan po yung ating nare-refer. Ang ating GPU temperature is mababa lang po, 68 degree Celsius. Yan, yung GPU clock, memory clock, 1750, 1830. Yan, okay naman. So, yung pan-speed niya po is 86% lang. So, hindi pa siya naka 100%. So, kanyan po kasi pag medyo mainit na rin ang, ano, yan. So, okay naman po, mababa yung temperature, kayang-kaya. Okay, close na natin to. So, okay na po. Successfully yung ating ni-repair na video card. Na palit. Okay? So, ito yung next repair natin. Itong naka-title natin, AMD RX 480, 4GB. Yan yung nakalagay sa customer. Yan. But, ito okay na po yan. Nakababad na yan. Repaired na din yan, guys. It's working na. So, pwede na rin yung i-record mamaya. Baka bukas na yan, Sabado. So, ngayon kasi ay Friday, October 13, 2023, 5:35 p.m. Yeah, so, baka bukas na yung isa na to. Itong naka-title natin sa last video. Hindi ko na binago para hindi na ako mag-type. Napagod ako eh. Kasi ano yun, nadugsong naman yan nung nare-refer natin. Palit 1660 Super, 6GB DDR6, Hynix memory. Ayan guys. So, yan yung updates natin. So, yung ating technician, may nire-refer din sa likod, isang Hynix dual pan, ay Hynix, his dual pan, 4GB yata o 8GB, saka isang RX 570 na his din, 560, his single pan. So, mga issue no display. So, nagkakaroon ng issue. Minsan may display, minsan wala, yun ang issue niya. So, excuse me. Yeah, so, under testing pa rin siya guys, yung nire-refer niya dun sa likuran. So, sana
makayanan, ma-resolve lahat ng issue para gumita na naman. Okay? So, guys, magpapalam ng video card repairs para sa mga baguhan sa aking YouTube channel na bagong nanonood. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. And please like and comment and please share to the other person. Okay? Para malaman din nila na may nagre-repair ng video card. Kasi marami pa guys Pilipino na hindi alam yung video card repair. Kasi maraming dumadating sa akin customer. So sabi nila, may nagre-repair pala ng video card. So hindi ko alam, yung sa akin tinapong ko na. 4090 yung tinapong ko na. So 3090 pala. So tinapong ko na ganyan. Sabi nung ibang nagpapa-repair sa atin. Sabi 1050 Ti liquid damage na hinadaga. Tinapong ko na kasi sabi nung store, hindi na daw magagawa. Kaya bumili na ako. Pinabili akong bago. Ayun. So, ganun kasi yung ibang technician. So, may board level po kasi na kahit nahihiyan ng daga, nabasa, liquid damage, sunog, PCB, ganyan. Shorted, computer na turn on. So, we repair that. Okay? We repair that model. All kinds of model, video card. Dito lang yan sa video card repair. Okay? So, salamat sa inyong panonood. See you in the next repair. Bye!